So magandang araw po boys, sa video na ito, ilalabas po natin ka-atin po. Sampung pangalan na listahan po kabola na ini-expect natin na matatrade po na susunod kabola. So ito yung top 10 candidate po natin kabola. So mga hindi pa nakasubscribe, pakipindot naman po yung subscription. About the number 10 sa listahan natin will be Bong Quinto ng Meralco Balls kabola. Of course, according to the rumors, ito po ay target ng Converge Fiber Xers. At nakita naman natin, di ba, na yung mga sinabi or na rumor na mga targets nila earlier, talagang nag-try silang kunin. Like Kevin Ferrer, Jeric Balanza, Aljun Melecho at the very start, diba? So, kung ganyan po ang galawan talaga na Converge, then we can expect din na kung talagang trade target nila si Bong Quinto, susubok po sila na makuha itong si Bong Quinto kabola. Kaya naman number 10 natin sa listahan ito. Pero yun nga, kaya siya number 10 din, hindi rin naman siya agad pakapakawalan ko ng Meralco Balls. So malamang, meron silang gusto makuha din from Converge. At nasa Converge yan kung accept naman nila yung kagustuhan po ng Meralco Balls. Number 9 natin, JR Quiñahan. It's all about the reality na ito nga pong NLEX, may bagong coach, si Coach Frankie Lim Cabola. And of course, may mga tao din naman siya, diba? I mean, JR Quiñahan is a very effective big man, even at to this point, Cabola. Pero still, medyo may katandaan na rin siya. So, may chance yan, Cabola, na gusto ni Coach Frankie Lim na yung mga dating bata niya or mga bagong i-develop pa lang niya, yung naman po yung magmando dun sa loob po ng NLEX Road Warriors. Kaya may chance na i-move din talaga ito si JR Quiñahan. Number 8 natin, Aljun Mariano, Cabola. So, ano na yung tumatakbo sa isip ni Aljun Mariano? Knowing that, Cabola, itong 2 new acquisition ng Ginebra was even anointed by Coach Tim Cohn as the future of the franchise. Itong si Jami Malonzo at itong si Jeremiah Gray. Basically, composition na niya, diba? So, they are basically taking over na yung playing time niya. Unti-unti yan, halos mawala na, mga matitira dito kay Aljun Mariano Cabola. So, ano kayo tumatakbo ngayon sa isip niya? So, there's a good chance, di ba? Kung meron din at meron ang pride yan eh. Kahit kasi Paul Zamar, di ba? Yung pride niya, natamaan din at sa uli, ginusto niya ding maglipat po sa ibang team, Cabola. At we can even expect that din naman, of course, kay Aljun Mariano. Other than that, pwede rin naman na gusto lang din ng Ginebra to just unload him, knowing nga, ngayon position nila na forward slash wing, medyo malalim-lalim na dito po sa Ginebra. Number 7 natin, Kevin Ferrero, dating wing din, Cabola, ng Barangay Ginebra, Cabola, who was actually just traded, no? Dito po sa Terra Firma. Pero again, it's all about Converge, di ba? Who wants to get him. Kasi nga, dati siyang number 1 player, ace player nitong si Coach Alvin Ayo, Cabola. At makuha nga ni Coach Alvin si Jeric, di ba? So, may chance din na gusto niyang makuha itong si Kevin Ferrer po, Cabola. And of course, ay, hindi rin naman ganun kahirap kunin itong si Kevin Ferrer na way hindi naman siya tinatrato as a star player, Cabola. So I think there is a trade out there na pwedeng-pwede pong mangyari para pumakuha ng Converge itong si Kevin Ferrer. Speaking of Converge, number 6 natin, of course, will be Jeyo Amboa. He's currently the main guy now from Converge na talagang part po ng mga trade rumor, Cabola. Diba? The former number 3 pick of the most recent draft na, of course, hindi masyadong nabibigyan po ng consistent na playing time. Kaya hindi rin niya na ipapakita po kung ano talaga yung mga kaya niya pong gawin sa court. Although, kita naman natin na marami pa siyang dapat i-develop talaga. Especially on the defensive end. Doon talaga siya nahihirapan eh. Kasi hindi pa talaga develop yung physical abilities niya, physical attributes sa kabola. So, madali lang siya i-score sa loob. And then sa labas naman, medyo hindi pa na-develop yung kanya pong footwork kabola. So, sa defensive end, doon talaga niya kailangan mag-develop. Pero offensively, I think marami na siyang glimpses na may mararating itong bata din po na ito. Number 5 natin, Jackson Corpus. Ito naman, masyadong madami or matagal na po siyang kasama sa maraming trade rumor, Cabola, ito si Jackson Corpus. Kumbaga, ang role na kasi, diba, knowing that he is a role player, diba, parang ano ito eh, pangdagdag, kumbaga, pangdagdag quantity sa mga trade package po na nag-rumor ang Magnolia. And palagi po ang role nitong si Jackson Corpus, Cabola. And I think may early struggle ngayon ang Magnolia, Cabola, so I expect na malapit-lapit na yung next trade ng Magnolia, Cabola. Although hindi kasi nag-trade last year, di ba? Pero I'm pretty sure magkakaroon ng trade yan, Magnolia fans. So, hintayin lang po ninyo. Number 4 ko will be Arwin Santos. Ikaw ba? Kung ikaw si Arwin, Cabola, gugustuhin mo bang mag-retiro sa Northport, di ba? So, palagay mo. Kung ako, of course, hindi. Di ba? Bakit mo naman gugustuhin mag-retiro sa Northport? Knowing that, at the end, in the history of the PBA, wala namang bilang yung Northport Batang Pier, Cabola. So, malamang si Arwin Santos may desire ito na either
bumalik po sa isa sa mga San Miguel Corporation team or tuluyan ng pumunta at magkaroon ng homecoming sa Converge that basically represents his home province, Cabola. So, maraming posibilidad dito kay Arwin Santos, knowing the respect siguro nakuha niya din naman siguro even from the San Miguel Corporation. Siguro, kung ayaw na siyang kunin ng tatlong legit na SMC team like San Miguel Beerman, Cabola, I think papayagan naman siya pong pumunta ng Converge, di ba? And of course, playable pa naman si Arwin Santos, kaya nga hangang-hangat tayo dito kay Arwin Santos, di ba? Longevity niya po as a player, Cabola, matagal na talaga siya na nilalabanan yung father time to this point. Dapat hindi na nga siya quality player pa rin sa PBA, pero quality player pa rin siya. So, believe ka din sa work ethic nito si Arwin Santos. So, speaking of San Miguel Beerman, number 3 ko, Chris Ross, di ba? So, according to the rumor, isa sa mga reason kung bakit po natanggal itong sila yung Austria, mga players, Cabola. I will not be shocked kung isa sa mga players na gustong mapaalis noon yung si Coach Leo is itong si Chris Ross, Cabola. And that doesn't mean though na hindi rin po siya ititrade ng San Miguel Beerman. Kasi of course, at the end of the day, isa ito sa mga pa-retiro na Cabola, pero may big name pa rin na pwede nilang gamitin, Cabola, to get a younger piece. So, yan yung ina-expect pa rin natin that they will use Chris Ross to get someone who can be a future superstar, future starter of the team, Cabola. Knowing that they already traded naman dalawa dun sa Death 5, diba? So, hindi na mahirap sa kanila napakawalan pa ito pang isa, Cabola. Number 2 ko will be Paul Lee. Ayan. Together with the number 1, sila nata yung pinakamatagal dito sa trade rumor in the past several years, Cabola. And ramdam ko, it will finally be the year that Magnolia will give up on him. Diba, yung kanyang early struggle, pwede, may chance pa rin naman makarecover dyan ang Magnolia. Pero siguro, sign na rin yan, Cabola, na pati yung performance nila, yung chemistry, nagkakaroon na ng issue. Yung flow ng game nila, nagkakaroon na ng issue. Kaya kasi nga, hindi naman nila talaga inaayos yung malaking problema na which is yung talent level, Cabola. And because of that, magkakaroon or maghanap sila ng scapegoat. At ang pinakamadaling scapegoat niya currently will still be Paul Lee. Kasi talagang matagal naman na siyang pinaprepare as the scapegoat of the team, diba? Cabola, diba? Kahit mga fans naman eh. Accepted na siya yung pwedeng gamitin na pangrason. Parang i-trade. Para masabi na medyo may inaayos na or what, diba? And then number 1 natin, Robert Bolick. Up to this point, at the recording of this video, hindi pa rin sigurado kung saan po siya papunta, Cabola. Pero kung hindi siya tuluyan makapunta po sa kahit na nung international league, Cabola, we still expect him to remain in the PBA. And I doubt na gusto niya maglaro pa rin sa Northport, diba? Mag-maintain or magsusustain ka na lang dito sa PBA, diba? Bakit sa Northport pa? Alam mo naman na yung galawan doon, diba? Malamang pupush yan to be traded to one of the SMC teams, Cabola. And I will not be shocked kung Magnolia po yan, Cabola. So, Cabola, sa palagi mo, sino sa top 10 na ito ang matitrade po na susunod? Comment na po sa baba.